Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. 109-80, 29 points na naging tambak ng Minnesota Timberwolves sa Los Angeles Lakers sa kanilang game kanina. Lahat ng atensyon ay na kay LeBron dahil sa kanyang patuloy na maalat na performance. Siya ay nagtala lamang ng 10 points, 8 rebounds, 4 assists and 6 turnovers on 4 of 16 shooting sa field and 0 of 4 shooting sa 3-point line. Obviously, ang kalat nga ng performance na ito lalo na sa standard sa LeBron na nakasanayan natin. Subalit dahil sa performance na ito ng soon-to-be 40-year-old LeBron James na tinatawag na ng mga fans bilang Laos, hindi napansin ng mga fans na ang supposed to be nasa kanyang prime o at least patungo na sa kanyang prime na si Anthony Edwards ay nagtala lang din sa game na ito ng 8 points and 3 assists and 3 turnovers on 3 of 13 shooting sa field and 1 of 5 shooting sa 3-point line. Si Anthony Davis ay 12 points, 11 rebounds lang din sa game na ito on 4 of 14 shooting sa field. So kung fan ka nga na nagbayad ng ticket para sa mga superstars na ito ay medyo malas nga ang game na napanood mo. Dahil bukod kay LeBron, pati si Anthony Edwards at Anthony Davis ay nagmistulang mga role players sa game kanina. Ang Lakers ay may record ng 12 wins and 9 losses at ang next game nila ay laban sa Miami Heat, habang ang Minnesota Timberwolves naman ay 10 wins and 10 losses at ang next game naman nila ay laban sa Los Angeles Clippers at masusundan ito ng back-to-back game laban sa Golden State Warriors. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Brandon Podziemski. Sa kanyang rookie season ay nag-average siya ng 9 points, 6 rebounds and 4 assists per game on 47% shooting sa field. Dahil nga sa solid niyang impact ay tinawag siya ng madami bilang ang steal ng NBA draft last year, to the point na nakuha niya nga ang pwesto ni Klay Thompson sa starting lineup. Kaya naman patungo sa season na ito ay inaasahan ng malaking development niya. Kaya naman ginawa siyang untouchable ng Golden State Warriors pagdating sa mga trade talks dahil nakikita nga nila ang matinding potential niya. Ganun pa man, imbis nga na umangat ay bumagsak ang kanyang mga numero ngayong season kahit na naglalaro siya ng almost same number of minutes. May average lamang siya ngayong season na 7.7 points, 4.7 rebounds and 3.5 assists per game on 37.8% shooting sa field at 21.7% naman sa 3-point line. Definitely a disappointing start sa season na ito para sa isang player na tinuring ng Warriors na untouchable sa mga usapan trade involving Lauri Markkanen, Paul George at Jimmy Butler. Sa ngayon ay patuloy na nagbabalasa si Steve Kerr ng kanyang lineup. Pinipilit niya pa rin nga na mabigyan ang lahat ng minuto, kaya naman meron siya na 13-man rotation, to the point na 13 players nga ang nilaro niya sa first 14 minutes ng kanilang last game. May apat na silang sunod na talo at ang kanilang next game ay laban pa nga sa Denver Nuggets at number 2 seed na Houston Rockets. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?